The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. The disciples of John and of the Pharisees were accustomed to fast. People came to Jesus and objected, "Why do the disciples of John and the disciples of the Pharisees fast, but your disciples do not fast?" Jesus answered them, "Can the wedding guests fast while the bridegroom is with them? As long as they have the bridegroom with them, they cannot fast. But the days will come when the bridegroom is taken away from them, and then they will fast on that day. No one sews a piece of unshrunken cloth on an old cloak. If he does, its fullness pulls away, the new from the old, and the tear gets worse. Likewise, no one pours new wine into old wineskins. Otherwise, the wine will burst the skins, and both the wine and the skins are ruined. Rather, new wine is poured into fresh wineskins." The Gospel of the Lord. Praise you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Nung magsimula si Jesus na mangaral at pagbigay ng mga bagong alituntunin sa mga tao, marami ang namangha, marami ang naniwala at sumunod sa kaniyang mga sinasabi, sapagkat bukas ang kanilang puso sa kaniyang mga pangaral. Ito yung isang bagay na dapat nating tingnan sa ating sarili sa tuwing tayo'y nakakakita o nakakarinig ng mga bagong bagay sa ating kapaligiran. Handa ba tayong tanggapin ang mga pagbabagong ito? Handa ba tayong sundin ang mga kalooban o mga kaloob ng nakakataas para sa atin? Sapagkat kung hindi tayo handa na sundin ang mga bagay na ito at sarado ang ating puso't isipan, kahit gaano pa kaganda ang intensyon o ang hangarin, hinding-hindi tayo susunod. Hinding-hindi tayo maniniwala sapagkat unang-una ayaw tanggapin ng ating sarili. Ganito at ganito ang nararanasan palagi ng ating Panginoong Jesus. Sa tuwing siya'y gagawa ng kabutihan, sa tuwing siya'y makahikayat na maraming taong magbalik loob sa Diyos, ano ang palaging sinasabi ng mga pareseyo at mga eskriba? Salungat sa batas ang kaniyang sinasabi. Salungat sa batas ang kaniyang ginagawa. Sapagkat ayaw nilang masapawan, ayaw nilang buksan ang kanilang puso't isipan sa kung anumang mabuting bagay na sinasabi at hinahangad ng Panginoong Jesus para sa kanila. Kaya nga't hanggat sa huling sandali ng buhay ng ating Panginoon, marami at marami ang sumasalungat sa Kanya. At kahit sa ating personal na buhay, ito'y ating nararanasan. Ito'y palagi nating pinapaunawa sa mga nakakabata sa atin o nakakatanda, na pag mayroong pagbabago, tingnan muna natin ang layunin. Ano ba ang sinasaad dito? Ano ba ang gustong mangyari? At higit sa lahat, suriin natin ang mabuti. Ito ba ay para sa ikabubuti ng karamihan?
ang grasya ng Diyos ay sapat sa isang taong gustong magpakumbaba at tanggapin ang kaniyang mabuting hangarin. Ang grasya ng Diyos ay sapat sa isang taong bukas ang puso at kalooban sa kaniyang mga kagustuhan. Ngunit kung sa simula't simula pa lamang ay ayaw natin, kahit gaano pa kadami o karami o kagaling ang taong nagsasabi o nagsasalita, kahit gaano ka kaimpluwensya sa lipunan, kung ayaw makinig at ayaw maniwala ng tao sa iyo, wala at walang mangyayari. Kaya't sa araw na ito, tayo'y pinalalahanan muri ng ating Panginoon. Buksan ang ating puso, buksan ang ating isipan. Walang hinahangad ang Panginoong Hesus, kundi ang kabutihan ng bawat isa sa atin. At naway matuto tayong suriin ng mabuti ang kung anuman ang nararapat sa ating buhay. Ang grasya ng Diyos ay nandiyan para tayo gabayan, nawa ay makiisa tayo sa kalooban ng ating Panginoon.